Unang-una, isa ko sa sobrang naging masaya nang malaman ko nga na si H2 ay officially nang may girlfriend na ngayon. Matagal na rin kasi yung naging huling pag-uusap namin ni H2, pero gusto ko lang sabihin sa kanya na isa ako sa sobrang proud na proud sa kanya ngayon na lahat ng mga pangarap niya noon ay unti-unti na niyang nakukuha ngayon. Mapa love life, career at mga tunay na kaibigan ay nasa kanya na, at alam kong deserve ng taong ito ang lahat ng meron siya ngayon. Pero may natatandaan ba kayo sa isa sa mga sinabi niya sa isa sa mga vlog ni Boss Dogs noon? Pero teka, bago ko ituloyan kabatang, maraming salamat sa pagdaan mo sa ating channel. At kung magustuhan mo ang video na ito, please mag-subscribe ka na. At kung hindi naman, ay okay lang din. Kaya, ohohoy! Ano na kabatang? Balita ko, paoseste, gusto mo ng balita. Itabi mo, at ako na. Kaya ano pa ang inaantay natin? Tara! Si H2 nga ay focus na focus noon sa kanyang paglaro, lalong-lalo na noong sila ay hindi pa nga nakakapasok sa MPL, at isa lamang talaga siyang manlalaro na nangangarap makapasok sa pro scene. At kung matatandaan nyo nga, ang litratong ito ay babalik sa ating alaala, yung mga panahong taga-yoyo pa lamang si H2 sa mga pro players nakasali na sa MPL. Yung tipong sinasabi niya sa sarili niya noon na balang araw, ako naman ang papanoorin ng mga tao. Napag-iwanan naman siya noon ng mga dating kasama sa Dream High nang dahil nga sa paglipat niya sa ibang kupuna noon. Ibig sabihin lang nito, may magandang plano talaga ang nasa itaas para sa kanya. Isipin mo yon kabatang, na noong umal siya sa Dream High at pinalitan siya ni Iyaknu, ay dito na rin nakapasok sa MPL ang mga ito, at si H2 ay napag-iwanan na nila. Idagdag pa natin na sobrang tumagal na nga ang taong ito sa bootcamp ni Boss Dogs, hanggang sa umabot pa sa puntong niriltok na siya para lang magising sa katotohanan na mahina siyang maglaro noong mga panahon na yon. Tama ka ba, tang, ang aking tinutukoy nga rito ay ang magbabata ka ba o papauwiin na kita. Pero hindi pa rin natinag si H2, at muling nagsumikap pa lalo hanggang sa makakuha nga sila ng unang kampyonato kasama ang kupunan niya na NXP Solid, at nakuha nga nila ang 500,000 sa si Club Saya Tournament, na kung saan ito ang pinakamalaking napanalunan na prize pool ni H2 noong wala pa siya sa MPL. At kasama rin nga ang NXP Solid ay dito na nila tuluyang pinasok ang MPL, na sobrang naging maingay nga ang kanilang kupunan at sobrang pinag-usapan ng karamihan. Pero mapapansin pa rin natin na sa lahat ng mga players ng NXP Solid noon, na kahit sobrang hype na hype na nga sila, ay may kita mong nanatili ang pagka-humble ng taong ito. At hindi kailanman nagsalita patungkol sa kanyang mga nakalaban, at hindi mo rin nakitaan ng kahit nakakaunting kayabangan. Dito ay nakuha ni H2 ang respeto ng mga tao, at maging ng mga pro players na nakakakilala sa kanya ay sobrang taas ng respeto sa kanya bilang isang core. Dumaan na rin sa puntong halos lahat ng mga miyembro ng kanilang kupunan ay may mga inspirasyon na nga sa kanilang paglalaro. Katulad noon ng mahanapan nga ni Boss Dogs si Rene J ng Samantha, tapos sinundan ni Yawi na nagkaroon ng Andrea. Kaya naman maging si H2 ay hinanapan na rin ni Boss Dogs, at sinabi pa nga nito na ayaw niya munang mag-girlfriend dahil gusto niya munang mabigyan ng kampyonato si Boss Dogs. Pero dumating ang isang babae na makakapagpabago ng kanyang desisyon na kunin muna ang kampyonato bago niya pasukin ang commitment, dahil tuluyan na ngang bumigay ang koya mo H2 at ibinigay na nga ang matamis niyang oo.
Japanese. Kaya ang champion muna bago girlfriend ay naging baliktad dahil naging girlfriend muna bago champion. Dahil para sa akin kabataang sobrang laking tulong nitong si Mika para mas lalong ma-motivate na makuha ni H2 ang kampyonato. Yung tipong mas lalong inspired sa paglalaro itong si H2 dahil sa kanyang girlfriend na alam naman nating sobrang suportado siya sa kanyang paglalaro. Kaya naman, aasahan namin ang malaking pagbabago sa iyong paglalaro, Jan Paul sa Longga. Pero mapunta na nga tayo sa ating gaming phone giveaway kung saan aktual kung gagawin ito kabatang ha at walang cut-cut para hindi magmukhang dinaya. Ayos ba yun? Siyempre, ayos yun. Sige, pasok! You know, nagsisimula na nga tayo mga kabataang. Unang-una, syempre, pupunta tayo dito. Kung makikita nyo, meron tayong 1 hanggang 100, syempre. Kasi kailangan nga natin ng 100 na entries. So kung makikita nyo yung pangalan nyo, kayo na yung bahalang mag-slow. Pero ito, 100 talaga siya. Yan. Iba't iba yan. From 4 months ago hanggang pinaka-recent nating uploads. Yan. Tingnan niyo naman. 1 month. Wait lang. 4 weeks, 3 weeks, 2 weeks. Then, yun na nga, ang pinakalast natin. Si Kabatang Place. Okay? At ang pinakauna nating na-pin ay si De Torres. At kung makikita nyo, na-edited siya, di ba? Ito ay, ano, wala pa yung rules natin na bawal yung edited noong nakasagot siya ng ganito. Kaya kung mapapansin nyo, may edited. So, ginawa kong counted na siya nun. Kasi wala pa namang rules nun, di ba? Kaya okay lang. So, alisan natin yan. Punta naman tayo sa dito. Yun yung, inalagay na natin siya dito, ah. Add image tayo, tapos punta tayo sa raffle, then control A, then open. Alright. Kung makikita nyo, pumapasok na lahat. Okay? Pumapasok na lahat. Nakapasok na siya lahat actually. Tapos, pag kinilik natin yan dito, bigla na lang yan iikot. So, ikiklik na natin ha. Which really means, ito na yung pinakaunang mananalo. Ayos ba yun? Ayos yun syempre. So, walang dayaan to ah. Live na live to. On national TV. Charot. Pero ito nga, tingnan natin. Live to. Ah, live to. Live to. Ngayon mo, tatype ko yung ano. Live. Uy. Live to. I like this. Sorry naman. Live to. Yan ah, kitang-kita ngayon ah. Live to. Ayos ba yan? Oh, ito na yung pinakauna. Good luck. Sino kaya siya? Let's go. Ito na, boom. Congratulations kay Kyle Diqueros. Siya yung nag-comment na 2 months ago. Tapos yung sagot niya, Ether Atlas, Gabriel Benito at Onyx PH. Sobrang swerte mo naman, kabatang. Congratulations ulit sa iyong bagong phone. Ayos ba yun? Pero ito, tingnan natin. Close natin, syempre. Pero kapag lumabas ulit yung pangalan ni Kyle Diqueros, i-spin ulit natin yun, ha? Hindi pwedeng siya lang yung magnanalo, di ba? Syempre, goals naman tayo dun. At kung makikita nyo, hindi yan dinaya, ha? 2 months ago pa yan, okay? 2 months ago. At nakapin pa yan, syempre. At hindi ko siya kilala, syempre. At para sa iyo, Kyle Diqueros, alam mo na, email mo ako na ipakita mo tong comment mo na to na Kyle Diqueros para ma-confirm ko kung ikaw ba to. Dahil may papagawa pa ako sa iyo kapag na-email mo na ako. Para syempre, mapatunayan kung ikaw nga, di ba? Okay? Okay, close na natin para makapili pa tayo ng isa. Isa pa. Isa na lang. Let's go. Let's go. Good luck sa inyong lahat. Eto na ang mana. Eto na. Si Brickster Zavala. 2 months ago na naman at ang kanyang sagot ay Van at Hex.
siguro ito yung ano, yung dalawang taon na hindi umalis sa poder ni Boss Dogs, di ba? Season 3, nakalimutan ko na kung para saan yan. Number 3 na tanong, nasagot pala, MLO ako sa The National. Oh, siguro ito yung unang nalaruan ni Boss Dogs na pro scene, which is yung MLO ako nakupunan, tapos sa The National. So, congrats ulit kay Brickster Zabala. Katulad nung nangyari kanina, or nasabi ko kay Kyle, i-email mo ko gamit itong Brickster Zabala, tapos maipapagawa ako sa'yo para ma-confirm kung ikaw ba ay legitimate na ikaw. Ito, ikaw talaga yung nag-comment na ito, okay? At yun nga, congrats sa dalawang nanalo. Abang-abang tayo sa susunod na ating giveaway, okay? Kalma, kalma. Marami pa to. Marami pa tayong baon dito, okay? Maraming maraming salamat sa lahat ng sumali. Bawi tayo, okay? Bawi. Walang dayaan dito. Kung makikita nyo naman, sabi ko nga, live to. Okay, close natin. Let's go. Paalam ulit sa inyo, mga kabatang. At maraming maraming salamat ulit sa mga sumali. Peace.